Hi friends! Welcome back! Another day, another deck. So ngayon, kung makikita nyo kung ano nasa desk ko, ito ay yung mga Leery Lusk Monsters. Yung panguna nilang pangalan actually nung Japanese is Lyrical Lucinia. Ano, mas gusto ko pa yun eh. Kasi ano, Leery Lusk ngayon siya, LL. Medyo nakakabulol kung sabihin mo siya. Yun yung TCG names. So ito yung mga Lyrical Lucinia, kaya LL siya. Gaya ng Raid Raptors, RR. Lyrical Lucinia naman, LL. Ito yung monster ni Ruri. Yun yung kapatid ni, yung gumagamit ng Raid Raptor. At siya din yung Exis version ni Yuzu sa Exis World, sa Exis Dimension, sa Yu-Gi-Oh! Arc 5. So, bali, ito yung ginagamit kong deck sa Galleria, sa Robinson's Galleria pag nag-ibag tournament ako. So tingnan natin kung anong ano bang recipe ko nag sa deck na ito. So main deck muna tayo. So meron akong tatlong Lyrical Lucinia Cobalt Sparrow. Tatlo. Ang effect niyan, discard this special summon, you can add one wing beast type monster from your deck to your hand. Then you can only use this effect of this monster once per turn. A wind Exis monster that was summoned using this card on the field as Exis material gains this effect, which is your opponent cannot target this card with card effect. So yung sinamon Exis monster, dapat wing beast, ang kakaroon siya ng effect na hindi siya pwedeng targetan ng card effect ng opponent. So ang tatlo, then tatlong Sapphire Swallow. So mga ibon yan. Ito naman si Sapphire Swallow. Kapag meron kang Wing Beast sa field, pwede mo siya special summon along with another Wing Beast na level 1 monster. So, magkakaroon ka na ng tatlong Wing Beast sa field na makakapag-exist summon. Ganun sa tatlong yun. Then, tatlong Turquoise Warbler. Actually, effect naman ito, kapag na special summon siya, pwede ka mag-special summon from hand or graveyard. Yan. So, ito yung mga tatlong monsters ng Lyrical Lucinia. So, yan na yun. Yan na yun. So, that's 9 of the monsters. Next are the other monsters that we can use in this deck. So, yan. Meron tayong tatlong Evil Thorn. Pag nag-summon kang isa, pwede mong tribute, then special summon ka ng dalawa sa deck. Pero hindi mo naman tribute yun para ma-damage yung kalaban ng 300. Kasi pag tribute mo, may 300 damage yung kalaban. So, actually, okay lang. Kasi yung dalawa ng Exis material. Exis summon. Then, tatlong Savior. Si Battle Fader. Tatlong Battle Fader. Pag nag-direct ng kalaban, special summon, then end battle phase. Then, tatlong Turbo Booster. Pag nag-normal summon ka sa turn, pwede mo siya special summon. Dapat, nag-normal summon ka muna bago mo siya special summon. Alam ko kahit ilan pwede mo special summon. Wala naman siya limit. So, kung tatlo, nasa kamay mo, then nag-normal summon ka, special summon yung tatlo, pwede. Then, dalawang Effect Veiler. Famous na hand trap. Parang staple din yan. Nananegate yung effect ng monster ng kalaban. Then, dalawang King Cabio. Spirit monster na level 1 na kaya niyang mag-special summon ng level 1 sa graveyard. Sa end phase, babalik ito. Pero kapag ginawa mo ng Exis material, hindi na babalik. Diba? Then, dalawang Jester Confit. Pwede mo siya special summon na target ka rin sa monster sa field ng kalaban. During the third turn, yata second turn, babalik silang dalawa. Pero hindi na useful yung magagawa yun kasi may Exis material na siya. At isa lang yung Jester Confit na nasa field. So, kung dalawa yung nasa kamay mo, isa lang yung pwede mong special summon. Next, sa spells tayo, tatlong Were-Earth Doe. Kapag may level 1 ka monster, activate mo to, add ka ng level 1 monster from your deck. Kaya lang, pag hindi mo siya nagamit, hindi mo siya na normal this turn, dapat ha, normal summon, hindi pwedeng special summon lang, hindi pwede yun. You will take 2,000 damage. Okay lang. Pag matalo ng kalaban, di ba? Kapag kawa mo yun. Then, dalawang Mind Control, kasi L2 na lang to.
favorite ko kasi yan. So, take control ka ng muscle ng kalaban. Kaya lang, hindi mo sila pwedeng gawing, hindi mo siya pwedeng pan-tribute. Pero pwede mo pang exceed. Pero yung combo ko dyan, ito yung creature swap. Kapag dalawa yung muscle ng kalaban mo, kunin mo yung isa, then i-creature swap mo. So, sa'yo yung isa. Then, dalawang stoic challenge. Ito medyo delikadong gamitin, pero pag nagamit mo ng maayos, OTK yung kalaban. Sa'yo na lang sa Yugipedia. Or sa Wikipedia. Ay, Yugipedia. Hindi sa Wikipedia. Then, isang Power of the Guardians. Kung naglalo ka ng Duelings, nasikat siya, parang staple niya na equip card. Isang Foods Burial. Isang 1-for-1. Isang Master Reborn, yung original na art. Isang Harpy's Feather Duster. Isang Instant Fusion. Iluwan na lang kasi ito. Usually dati, ganun ako, dalawa eh. At isang Hatrenade, yung legalized na Giant Renade. Back to hands lahat ng set, spell, and drop cards. So, dapat nakaset. So, yun yung main deck. Next, yung mga extra. Dalawang Assembled Nightingale. Ito yung key card. Ito yung Ace Monster mo dyan. Then, isang Fusion, yung Lyrical Lucina Independent Nightingale. Sa Instant Fusion lang ginagawa ko para masamo niya. Along with this monster, ito yung Thousand Eyes Restrict, yung monster ni Pegasus. Then, meron ako talong Synchro. Hindi lang Synchro ha, Synchro Tuners actually. Formula Synchron, TG Wonder Magician, at Coral Dragon. Masasamo niyan kasi gumagamit ako ng Link Monster na si Hal Fiber. Yan. L1 na lang ito eh. Then, meron ako Link Kuribo, Great Fly, dalawa. Link Monster na mawin. Then, yung L1 na Scaldred, isang Barrel Sword Dragon, yung gamit ni Revolver, kalaban sa Yu-Gi-Oh! Reigns. Then, isang Nightmare Cerberus, at isang Nightmare Phoenix. So, Link na kasi. Link era na. Dati kasi, exist yung mga gamit ko dito. Pero, syempre, sumasabay lang. Now, meron ako side deck. 15 ang side deck. So, meron akong Heavy Dust. Heavy Storm Duster. Yung Duster nito na dalawa madidestroy. Lost Wind, isa. Ito, L1 na lang kasi yung Red Reboot. Dalawang Needle Wall. Yung isa, kasi isa, yung iba yung itsura eh. Banjap. Sinaunang card. Then, tatlong DD Crow. Discard mo to. Banish ka ng isang monster sa graveyard. And mga kaiju. Isang Gamma Shell, dalawang Mothra. At isang yung Slumber. Kaiju Slumber. Para siyang Dark Hole. And sama ka ng tig-isang kaiju sa field. So, bigyan mo may ina siya. Then, tatlong Eater of Millions. At isang Droll and Lockbird. Actually, kung sana meron akong tanong ito, itatatlo ko ito eh. Kasi, pampigil yan ng mga meta. Anti-meta siya. So, yan friends. Para yan yung Lyrilos deck ko. Deck ko. Yung Lyrical Lucina. Gagamit ko yan sa ganyan. So, after quarantine siguro, baka magamit ko na ulit. So, yan yung deck recipe. Ginagamit ko sa mga tournament yan. Sa OCG tournaments. So, hope you enjoyed it, friends. Wait for another videos, other deck recipes. Please enjoy. Please like and subscribe and ring that bell. Bye-bye.